nga mga ka-KB, no, gusto ko lang i-share sa inyo na may nangyaring insidente, no. Ito lang linggong to, no, dito sa line namin. Baka ma-upload din tayo ng aral, no. 1, 2, 3, 4. Kb, kamusta naman kayo? Good morning mga ka-KB. Ayan, nandito tayo ngayon sa... Saan tayo, Jake? Lighthouse. Hindi pa. Mag-breakfast muna tayo. Coffee and kale. Coffee and kale. Good morning! Good morning! Let's eat breakfast. Ay, grabe naman siya, oh. Yes. Sana all! First ever. First to mga ka-KB. Pasalamat ka naman sa sponsor mo. Thank you na ako sa iyo kahapon eh. Breakfast muna tayo. Diet muna tayo, bro, ha? Diet breakfast. Hindi ako sanay na masyadong kumain ng marami pag-breakfast, mga kapatid. Kaya, lang muna kami. Diet lang muna tayo sa breakfast. Konti lang. Simple lang. Diet tayo, ha? Simple lang, ha? So, ayan, ang breakfast namin ni PJ. Ayan, diet muna tayo, bro. Konti lang. Thank you. Konti lang yan, breakfast lang. Full Irish. Thank you. Ano tawag dyan? French toast. It's for my airport. It's for the airport. Sarap ng breakfast. Para nasa ibang bansa. Parang ako na galing sa Emily in Paris, no? Oh, I love that. Tuluan na yung Jordan. Alright. Hindi, ganito mo ilalagay yung pork na naman. Fancy ba? Ano yun? Bougie. Ano ba yung bougie pizza? Nakaka-LL ko. Ano naman nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag. Ano sa Pilipinas dati? Makdo-makdo lang breakfast. Ngayon, French toast na tsaka ano. Thank you, Lord. Pero alam niyo mga kaibig, kahit na gano'ng asarap yung breakfast dito, hindi ko pa rin ipagpapalik sa Pilipinas yung ano? Yung maninggala. Ano yung maninggala? Yung mga nakabike? Ang sarap na, alis yun. Saka mga tuyo. Maninggala at saka yung... Ano ito? Yung deep pares, yung pares.
what's up mga ka-KB? Ayan, dito tayo ngayon sa Pulbeg Lighthouse. And pasyal-pasyal lang. No, napakaganda ng panahon ngayon. Ayan yung lighthouse. A few moments later. Dito tayo sa Filipino Bakery in Dublin. Ayan. Para alam na sa Pilipinas, so, puro Pilipino. Puro Pinoy. Hey, mga KB, ang dami natin mga kababayan, no? Puro Pilipino yan dito sa Dublin. Sobrang dami na yung mga kababayan natin. Mga kababayan. Ano, mayroon sila mga buko pandan, ube, leche plan, kakanin, kanin kilo, kanapay, mayroon din silang ano, papaitan, dito, maguya. Ayong kabila. Minuto. Apareng. Kababayan natin, namimili na oh. Kakanin. Miss ka to. Oh. Uwi natin. Yari yan. May mga ano, IV video. Saka ilang piraso? Oh. Ilang kare. Munggo. Dalawa pong ano, lumpiang Shanghai. Border tayo. Ay, I mean, apat. Papaitan. Okay. Tres. Apo, ayan ang te. Tsaka yung dalawang kakaba. Thank you. Ayan, para tayong umuwi ng Pilipinas, mga KB. Thank you. Ah, sige po. Isang papaitan. Okay po. Thank you din po, ate. And mga dating ka-work ni Lovey. Yes. Video po. Hello. And dating ka-work ni Lovey sa Makati. Yes. Hello po. Ani, puno na yung bag mo ah. Ano yan? Puro pagkain. Puro pagkain ah. Takot magutom. Pinoy food yan, Pinoy food. Ano nabili mo? Kasaba cake, kapaitan, tsaka yung tsanggawale. Oh wow! So ayun nga mga ka-KB, no? May kwento nga pala ako sa inyo. Ayan. Kwentong butcher. Ayan. Share ko lang din, baka makapulutan ng aral ng mga ka-KB natin na papunta pa lang dito. Ayan. Merong kasama natin sa trabaho. Kasama ko sa linya, actually, katabi ko siya, no, suspended siya, indefinite suspension, no, dahil, sa kasong, may kaso, hindi, ano kasi siya eh, naghamon ng away, so, nagkaroon ng altercation, tapos, nauwi sa, ano, paghahamon ng away, ayan, good thing naman, hindi siya Pilipino. Ibang lahi siya mga ka-KB, no? Hindi siya Pinoy. And nangyari lang to, ito lang, itong week na to. So nagulat nga ako eh, kasi habang nasa trabaho, ayan, nagwagawa aming trabaho, katabi ko siya, nasa likod ko lang siya. So nagkaroon ng commotion, bigla, no? And yun nga, hindi ko naman nakita ko ano talaga yung nangyari. So, paglingon ko na lang, nakita ko parang, yun nga, nagkakagutan na. Tapos, parang, makita mo, mababanaag mo na yung galit eh. Nilang dalawa. So, ang involved, ibang lahi, no? Timor at saka Bulgarian. So, medyo ano yata eh, nagkakikisan lang eh. Parang, ano eh, hindi ko nakita kung pinagsimula ng away nila. Pero, parang nagkasagian yata. No, kasi yung nagalit na Timor
ay ang trabaho niya nagwi-wizard siya, nagtatanggal ng pili ng baboy. Doon sa workplace kasi namin, medyo masikip, no? Eh yung Bulgarian na nakaalitan niya, ang ginagawa naman ay nagtutulak ng bean, kumuha ng aluminum bean. Ayun, para yung lalagyan ng mga trimmings. So, ayon sa ulat, ayan, eh parang na nabangga yata or nagkakagian, nagkakistisan hanggang yun nga, nagkakagutan. So, nagalit yung East Timor dun sa Bulgarian. Tapos hindi ko na maintindihan yung salita nila, mga kaibig, pero kasi yung Bulgarian siya ang mga East Timor, parang meron silang language na nagkakaintindihan. Hindi ko alam kung Portuguese ba yun language nila. So yun, nagkasagutan. Tapos parang nagkaambahan. So yun, nagulat lang. Oh, kasi nasa likod ko mismo, katabi ko kanin niya. Yung mga taong involved, no? Mabait naman tong steamer na to, pero hindi na kasi to yung una niyang ano eh, offense, no? Meron na suspend din na pala siya dati. Matagal na rin. Veterano na to. 14 years na yata sa araw. And nagkaroon na siya dati ng offense din na provoking din ng fight. So ayan, nangyari ulit. And yun, indefinite suspension ang kanyang parusa. So yun, nakala namin tapos na. Dahil yung Bulgarian, kinuha niya na yung bean. So umalis na siya, tulak niya yung bean. And nangyari ko umaga. Siguro mga 30 minutes na lang bago yung aming first break. So kala namin tapos na, relax na lahat. And then yun, nung natapos yung lead niya, no, so patapos may line, kasi magbe-break na kami, nagulat kami lahat. Dahil parang galit na galit pa rin yung kasamahan ko na Istimor. Hindi niya pa nahuhubad yung mga ano niya. Hinabol niya yung Bulgarian, no? Hinabol niya palabas ng break. So hindi ko na alam kung ano yung nag-transpire kasi naunang umakyat yung Bulgarian tsaka yung Timor. Pero yun, galit na galit pa rin, hinabol. And yun, wala naman atang nangyaring ano, hindi naman nag-abot, hindi naman nagkakakitan, no? Ano lang, talagang mahigpit kasi ang company dito pagdating sa mga ganyan, yung mga nagkakaroon ng altercation, provoking sa fight, hanggap maaari, ayaw nilang umaabot sa mga sagutan pa lang. Siyempre mga kakibi, dito halos lahat may hawak na kutsilyo pag nasa trabaho ka. So kaya talagang delikado. Sa induction pa lang, ano na yan, sa mga briefings, yan, sasabihin na agad yan sa inyo na yung mga ganyan talagang insidente, mahigpit yan na pinagbabawal. Kaya yun, indefinite suspension ang pinataw. At sabi nung manager, nung kinamusta ko, ayan, nagmarites ako. Sabi sa ng manager, it might be a 2-week or a month suspension or possibly termination, no? So sana wag naman ma-terminate, di ba? Kawawa naman yung katrabaho natin. Kaya dito mga ka-KB, talagang hangga't maaari, pairali natin yung lamig ng ano, pasensya, lamig ng ulo. Ako personally, meron na rin ako mga experiences, lalo na pagbago ka pa lang, no? Kasi ano yan eh, talagang may time na mabubuli ka, may time na maiinis ka sa kasama mo, sa trabaho mo doon, no? Iba-iba naman. Pero ano lang, pasensya lang talaga mga kakibi. Huwag pikon. Oo, huwag kang pikon. Pero syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino. Kasi iba yung mga Pilipino eh. Hindi na napansin ko eh. Pagka yung mga Pinoy medyo talagang nagalit din. Tingin lang eh. Ano yung tingin lang? Alam na tingin, makuha ka sa tingin. Alam na nila na medyo galit to. Yung kasi mga ibang lahi, mga kakibi dito. Physical. Hindi physical. Ano sila, matrash talk?
Masalita sila, ganyan. Mahilig sila yun sa ganun. Napakahirap kaya na, ano, no? Na masuspendi ka ng, ano, na isang linggo or dalawang linggo. Yung one week lang, masakit na yun, no? Kasi syempre, one week kang walang sweldo. Eh, weekly kang magbabayad ng bahay. Di ba? Tapos syempre, mababawasan yung padala mo sa Pilipinas. Pang grocery. So, masakit din yun, ha? Malaking bagay yun. Dahil, pagka nasuspindi tayo, wala tayong sweldo. Tsaka, isa pa, mahirap din. Pagka napatawan ka ng suspension, may record ka na. So, may record na sa company. And, pwedeng maging grounds yan for, baka hindi ma-renew, ganun, or what. Diba? Tsaka maganda, good vibes lang talaga. Diba? Hanggat makakaiwas, iwas lang. Hanggat kayang magpasensya. Yan, gawin natin. Dapat may self-control. Emotionally tough. Hindi, mahirap din kasi. Pagka nandun, ikaw mismo yung nasa linya talaga. Very toxic din talaga minsan. Nakakapikon din. Yeah. No, actually, meron din na tayo mga kapwa natin Pilipino na naka-experience na rin ng mga ganyang ano, nakakapikon na mga experiences. Pero iba tayo mga Pilipino eh. Tayo naman hanggat maaari. Pagpasensya pa. Kaya mga ka-KV, pag nandito na kayo, or yung mga nandito na, for sure, no? Makaka-encounter kayo ng ganyan. Eh hanggat mapagpapasensyahan nyo, pasensya lang. Dahil, yun naman ang pinunta natin dito, trabaho. Diba? Imagine ha, no? Kung halimbawa, masuspende ng isang linggo or isang buwan. Ano kaya? Masakit yun, no? Financially. Pero mo, wala kang sweldo. Eh, hindi mo nang pwede sabihin sa landlord na hindi ka pwede magbayad o kasi suspended ka. So, yan. Tapos yung, syempre, yung padala sa Pilipinas. Matitigil yan. Kaya, ano? You have to be responsible talaga rin sa mga actions na gagawin mo. Kaya, yun. Pero pwede rin yan, magpasuspende kung sakaling, ano, gusto mo magpahinga. Tapos wala ka ng holiday na natitira. Tapos, may ipon ka naman. Alam ba, may ipon ka na. Diba? Ayan, pwede yan, no? Kunyari, maghamo ka ng away, gusto mo lang palang magpasuspende. Ayan. Pero huwag yung gagawin nyo, kasi nababad record tayo, mga kapatid. So, yun lang. Share ko lang, no? Yung nangyari. And, moral of the story, hanggat maaaring kaya nating magtimpi at magpasensya, squirrel. Yeah, gawin natin. Uy, may squirrel, oh. Ayan, enjoy lang. Enjoy life. Enjoy work. Ayan. Kaya yung ginagawa natin ngayon pag meron tayong time. Ayan, punta tayo sa park. Ayan, enjoy lang. Chill, chill lang. Parang si JK, chill lang na ka. Nanto ka ba? No. So, kaya yun, mga kakibi. Moral of the story. Ayan, moral lesson. Of the story. Kung kaya natin magpasensya, pasensya lang. No? Ganun talaga. Isipin na lang natin yung mga goals natin sa buhay. No? Isipin na lang natin yung dahilan kaya tayo punta rito. Trabaho lang, then para sa pamilya. Enjoy lang. Chill lang, chill. Kasi talagang ganun sa trabaho, minsan hindi mo maiiwasan yan. No? Maganda rin, no? Uy, ito, nako, tingnan mo. No, sila, oh. Mga chill lang sila, oh. Chill. Mga wild berries, oh, kinakain niya tatay, alateris. Yeah. Kaya yun, mga kakibi. Kahit yung mga simpleng, ano lang, pikunan na talagang alam nyo mauuwi siya, medyo hindi maganda, eh, iwasan nyo na lang yun. Pero mga biru-biruan na ganyan, mga sometimes akaran din sa linya, di naman mawawala yan dyan. Pero pag alam nyo medyo, ano na, kaya nang umiwas sa nakaambang mga gulo. Ignore. Ignore nyo na lang. No, kasi dito talaga mahigpit. Kahit na hindi pa lang hindi nag-abot, no, yung walang pisikalan. Pero yung parang talagang hamunan, matinding offense na yan dito. Yun nga pala, naalala ko.
may nasuspindi na. Ito, babae to, dalawang babae. Hindi naman sila Pilipino. No? Dalawang babae, nagkaroon ng ano, nagka-sagutan, nakakantin. So, alam mo, ginawa, 1 month. 1 month suspended yung dalawa. So, masakit yun. 1 month kang walang sweldo. Kaya mahigpit talaga sila rito sa mga ganyan. Kasi nga, syempre, hawak mo dyan, mga matatalim na bagay. So, delikado. At syempre, bago natin tapusin tong vlog na to, no? Shoutout muna natin yung mga paparating na ng mga kakibi natin dito sa Cara Cookstown. Tuesday or Wednesday, ano ba yun? August 8? 8 or 9. 8 or 9, nandito na yan. No? Habang kayo flight sa inyo, ayan, ready nyo na yung mga katawan nyo subakbakan. Johan, sino shoutout mo? Shoutout, birthday ni Raya! Happy birthday, Ate Yang Yang! Yung inaanak natin! Happy birthday, Raya! We love you, Yang! We miss you! And yung friend ko from college, si Joya. Happy, happy birthday, Joya! Miss you too! Ayan, happy shoutout! And, shoutout natin! Yes! Taga Dublin! Yes! Si Tita Friends! Tita Friends! Hello, Tita Friends! Nasa Dublin ulit kami! We hope na makita ka naman namin minsan. So yun lang mga kakibi, nakwento ko lang, no? And na-share na rin sa inyo. Ayan, salamat ulit sa inyong panonood and I hope na meron ulit kayo natutunan sa ating munting vlog. Ayan. So this has been your kakibi, together with my wife, Joanna, at ang aming baby, wee boy, JK! Ha? JK! Yan, na lagi nagpapaalala sa inyo that whatever you do, do it for the glory of God. KB out. Ba? Like and subscribe, hit the bell, share this video, and don't forget to click the like button. Any topping on that? Yeah, what do you have? All of these. The sprinkles. Yeah. Baka sa phone mo pwede.